Magandang araw po sa inyo lahat at nandito na naman po tayo sa ating Philcoinage vlog. Ang active pong tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga hard to find o semi hard to find na coins. At nasaan na kaya yung mga bumibili ng mahal na ganitong klase ng mga coins o matataas na value na sinasabi nila na may nagsasabi pa na ito ang katuparan ng pangarap mo kapag meron kang ganitong klase ng coins na hard to find o semi-hard to find. Wala naman po akong question doon kung talagang ganoon ang presyo niya. Ang problema po kasi, meron po tayong isang kasamahan na si Nestor Beñas na nag-comment po sa isang video vlog ko. Ang sabi niya, itry niyong i-chat yung mga yan. At yung pangalawang comment niya ay medyo mabigat. Itigilan nyo na raw ang panloloko kung talaga meron talagang bumibili ng ganyang kamahal na coins. Hindi po ako laban sa sinabi niya. Yun po ay kanyang opinion dahil nga po sa mga pangyayari na bibilin daw ng mahal pero hindi naman binibili. At hindi po natin masisi yung mga ganitong tao kasi baka kailangan ng pera at meron silang ganitong klase ng coins na sinasabi nyo na bibili nyo ng mahal, eh siyempre, ano mangyayari? Magagalit nga talaga yung ganitong klase ng tao. At siyempre, baka nadedepress na nga kasi nga mamaya may sakit yung anak niya o kaya kailangan pang-tuition ng anak niya. Yung masinasabi si Nestor Beñas yun. Nire-represent niya lang yung mga tao na may coins na ganito na hindi naman binibili. Kaya yun po yung ating concern ngayon. Nasaan na nga ba yung bumibili ng mamahaling coins na ganito? At para maiwasan ang kaguluhan, siguro mag-comment kayo sa baba kung talagang binibili nyo yung ganyang klase ng mga coins, sabihin nyo sa kanila, ilagay nyo yung Facebook page nyo o yung Facebook profile nyo para madali kayo makonta kung ayaw nyo ibigay yung telephone number nyo. Ako po, madali nyo akong makonta kasi meron po akong Facebook page. Meron din po akong website. At meron din po akong Facebook profile. Makikita nyo po doon. Ngayon, isa pang tanong dito, bakit ayaw ko bang bilhin yung ganitong klase ng mga coins? Pero ang maaari pa nating itanong, bakit ko nga ba hindi binibili itong ganitong klase ng mga coins, itong mga hard to find daw na new design series at new generation currency at yung iba pa pong coin na sinasabi nila na hard to find daw o mga bagong coins na hard to find o semi hard to find. Katulad po nitong, bigyan po natin ng example itong 1 peso na 2017 na hard to find daw o semi hard to find. Hindi ko alam kung bakit nasabing hard to find to o semi hard to find. Ito po daw ay nabibili ng 100 to 200 pesos. Okay, ulitin ko yung tanong natin na bago, bakit hindi ko binibili? Dahil po, dito sa mga ibang coins na pwede po nating mas maganda at mas profitable o mas pwede po tayong kumita. O, katulad nitong 50 centavos na 1920. Yan. Nakita nyo, medyo maganda pa yung kondisyon. Kung i-check ko yung kondisyon nito, nasa very fine condition to. O kung i-rate nyo from 1 to 10, nasa 6 po ito. 10 ang pinakamataas. So maganda-ganda ang kondisyon to kumpara doon sa ibang mga kondisyon. At kung titingnan nyo itong dalawang to, halos parehas sila ng kondisyon. Yung year 2017 na piso at yung year 1920 na 50 centavos, tingnan nyo, halos parehas lang ang kondisyon. So, ibig sabihin, parehas sila maganda. Okay, bakit ayaw ko nga bang bilhin itong mga hard to find o year 2017 na piso? Kasi po, tingnan nyo itong 1920 na silver. 75% silver po ito. Kumpara po dito sa coins na 1 peso na bago, itong nasa kanan po, ito po ay pure nickel. Kaya po, madalas po kung ano-ano yung nangyayari sa mga lettering, kasi pure nickel po ito. Pag binagsakan po ito ng die, na pumapaling-paling. Hindi po katulad nitong nasa kanan, kaliwa ko,
na 50 centavos 1920, 75% silver po ito at 25% copper. Parehas magandang klase ng metal to. Ano pa? Pangalawa, yung scarcity nito o yung rarity nito. Ayon po sa mga veterano, ang year 1920 na 50 centavos ay rare, scarce date po ito, scarce year. At hindi lang po mga veterano collector ang nagsasabi na scarce year ang ganitong klase ng coins. Pati po international market tulad po ng eBay, mas mabilis po o mas mataas po ang bilin ng mga international collector sa mga year 1920 na 50 centavos, lalo na sa ganitong kaganda pa ng coins. Mas mataas po. Ito po, naibebenta ko po itong 50 centavos dati sa eBay ng mga $15 noon. Kasi nga po, bihira po yung year 1920 kumpara sa mga year 1907, year 1921. Yung year 1921 na 50 centavos, napakarami po rin niya kasi. Meron po niya magaganda at meron din po pangit, pero halos hindi po sila tumataas ang value. Pero mataas na po yung value nung mga magagandang klase kumpara sa pangit. Ngayon, ano pa? Yung antiquity niya. Kasi ito, 1920, ang ibig sabihin ng antique, 100 years na siya. O mahigit 100 years na siya. Ibig sabihin, kakaiba to sa mga paningin ng mga bata ngayon o ng mga bagong kolektor. So, mas mag-e-enjoy kayo kung itong ganitong klase ng mga coins ang makikita nyo. Hindi katulad po nitong bagong piso na to, eh kahit sa Central Bank, napakarami nito. Sa mga tindahan, sa mga suklian, napakadami po nito. Everywhere, kahit saan, makikita nyo po ito. Kaya hindi ko po binibili ito yung mga ganitong klase ng hard to find o semi-hard to find na bagong coins. Ang binibili ko po, yung scarce year, yung mga silver, yung mga antique, yun po ang mas priority kong bilin. At yung pong mga yung mga bago ngayon, hindi ko po talaga binibili. Ano pa yung desirability? O ibig sabihin, ito ba kaaya-aya sa paningin ng tao? Opo, kaaya-aya sa paningin ng tao itong 50 centavos na 1920 o 1907 hanggang 1921. Bakit? Kasi ito, umuunti na ng husto eh. Kumukunti na ng itong ganitong klase ng mga US Philippine coins. Bakit? Kasi tinutunaw to eh. Hindi lang po ngayon sila nagtutunaw. Noon pa po sila nagtutunaw. Kaya ito, bihira na po talaga. At yung history po nito ng 50 centavos na US Philippines. Siyempre, ito po ay galing sa matinding kasaysayan na labanan ng mga Hapon at ng mga Amerikano. Ito po yun. Yung mga nakasulat po dyan, yun, at yung dumi ng coins na to, yun po ay katibayan o na ito po ay nanggaling sa isang magandang kasaysayan. At higit sa lahat, ano ba ang pagkakaiba nitong dalawang to at ba't hindi ko binibili itong bagong coins na to? Dahil sa buyer, ito pong 50 centavos na to, may buyer. O yung mga US Philippine coins, may buyer. I-post nyo lang dito sa vlog na to yung mga 50 centavos nyo o yung mga US Philippine coins nyo na silver. Sigurado may bibili. Magpapakilalin, ibibigay yung number sa inyo. I-post nyo sa Facebook. Basta yung ang presyo niya, yung tama lang, bibilin po yan. Marami pong buyer to. Basta yung magkasundo po kayo sa presyo. Ha? Samantalang ito pong piso na to, na bago, kahit ang dami kong nakikita nakapo sa Facebook na ganito, wala naman pong bumibili rin. Sa Facebook na yun, ha? Nagpo-po sila, binibenta nila to worth 100 to 200 pesos. Yung iba nga, 1,000 pa. Wala naman pong bumibili. Kaya nga po itong si kasama nating si Nestor Benyas, at salamat naman at nag-post siya ng ganyan, nasaan na nga ba kayo? Bilin nyo na yung kanyang coins kung meron man siya o kaya yung mga coins ng iba na makikita nyo na talagang nandyan, may pangalan, meron kayong access na pwede nyo bilin sa kanya. At yun lamang po sa ating mga kabarya, kasalapi, ating mga kasama sa industriya at sa ating mga kapatid sa lahat at sa labas at loob ng ating bansa,
maging mapanuri po tayo sa mga impormasyon na nakukuha po natin. Kung talagang binibili to, bili na lang nila. Oh. Ako po, binibili ko po itong 50 centavos nyo. Bibilin ko po sa inyo ng 150 to 200 pesos kung maganda po yung kondisyon. Dahil may ibebenta ko po ito ng 230 hanggang 250 pesos. Kahit paano, kikita na po ako. Oh. Yeah, nandiyan po ang Facebook page ko. Pwede ko ngayon mag-comment dito sa video na to. Bibiling ko po yan. Pero ito po, inuulit ko, hindi ko po binibili to. Yung mga new generation currency at saka yung new design series na mga hard to find at semi-hard to find to. Hindi po. Delikado ko pong bilhin to kasi baka maipit sa akin to. At yun lamang po. At salamat po sa inyong pakikinig sa aking vlog. At naway sana'y maging paraan to para mabuksan ang isipan nyo na wala po talagang bumibili ng mga coins na sinasabi nila ng ganong kamahal. At kahit po sa presyong mababa, hindi rin po nila binibili yan. Ito lamang po mga US Philippine coins ang binibili ng mga kolektor, ng mga veteranong kolektor. Kung meron man pong bibili, iilan lang po yung bibili ng mga sinasabi nyong hard to find o semi-hard to find. Ang tanong, nasaan ba sila? Bilin nyo na. At yun lang po. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. At pagpalain po kayo ng Diyos. Purihin ang Panginoon.